At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang panglimang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Barang dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Ang mambabarang sa lugar na yun. At binarang niya si Curio at namatay sa dahidang barang. Si Vanji naman ay parang sinasapian ng masamang espiritu at bigla din siyang nagkasakit ng malupa. At isang araw, punta si Boy sa isang gubat at nakita niya ang isang kubo. At kubo yun ni Ursula. Nakita niya ang ginagawa ni Ursula. Biglang tumakbo si Boy. Nakita rin siya ni Tomas. At binigyan siya ng buntot pagi. At nang umuwi si Boy sa bahay nila, ay may nakita siyang lahi. At kakainin na sana ni na Boy at ang nanay niya. At naghinampas ni Boy ng buntot pagi. Biglang naging uod ang pagkain na laing. Sa galit ng mga tao, sinunog nila ang bahay ni Ursula. Pero kahit anong pigil ng pari sa mga tao, sa lugar na yun, sinunog pa rin nila ang kubo ni Ursula. Ikinwento ng daday ni Elmo ang nangyari kay Ibya. Bakit gadoon ang nangyari? Isinalay sa iya ang totoong nangyari kina Lagring at ang totoo na si Elmo ay nagkagusto kay Ibyang at ayaw ni Ibyang kay Elmo, kaya pinapahiya niya ito. Doon na nasaktan si Elmo sa mga sinabi ni Ibyang na sanhin ang pagpapakamatay ni Elmo. At doon nagalit si Ursula kay Ibyang. Maghihiganti ako sa babaeng nanakit sa iyo, anak. Bakit mo ako iniwan, anak? Di ba sabi ko sa iyo, walang sino mang mananakit sa iyo. Magbabayad ang gumawa sa iyo nito. Ang babaeng yun, gagantihan ko siya. Gaganti ako sa ginawa niya sa iyo. Mas pa ang gagawin ko sa kanya. Buhay mo ang sinira niya. Kaya buhay din niya ang kukunin ko. Ipaghihiganti kita. Maghihiganti ako sa babaeng yon. Maghihiganti ako! Naaawa din ako sa aking anak. Pero wala akong magawa noon. Wala kasing pati labi niya di pinakita sa akin ni Ursula. Tinago niya sa akin ang aking anak. Nag-umpisa nang harangin niya si Ibyang. Kaya nagkaganon siya. Pinaghihigantihan niya si Ibyang. Hanggang mamatay na nga siya. Ang sama ng loob ni Ursula sa nangyari. Kaya gumawa siya ng paraan para makalapit kay Ibyang. Ayun ang babaeng pumatay sa aking anak. Magbabayad ka ngayon. Pagbabayaran mo lahat ang ginawa ng pagkawala ng aking pinakamamahal na anak. Ngayon, lalapitan ko siya.
Oh, ang ganda ng anak mo. Ay, salamat po, Piresog po. Hindi ako nag-uusog. At bakit anong tingin mo sa akin, ha? Pasensya na po. Pasensya na. Diyan na kayo, mga walang modo. Ayon ang babaeng pumatay sa aking anak. Lalapitan ko siya. Ining, ang ganda mo. Salamat po. Oh, ito ang laing. Masarap yan. Iwi mo. Ako ang nagluto niyan. Iwi mo at kakainin mo pagdating mo sa bahay. Maraming salamat po. Paborito ko po ang laing. Napakaganda mo. Sige, kainin mo yan. At makikita mo kung ano ang mangyayari sa'yo. Makapaghihigang tinakitail mo, anak, sa babaeng yan. Makapaghihigang tinaako. Nagtagumpay si Nanay Ursula sa kanyang paglapit kay Ibiang. Si Nanay Ursula, oo, siya. Isa siya sa mambabarang. Isang mambabarang si Nanay Ursula. Ginawa niya ang lahat para maghiganti. Sobra ng kasamaan ni Nanay Ursula. Lahat na ngayon, gusto niyang patayin. Gusto niyang paghigantihan. Handa na din ako. Naggawin niya sa akin ito. Total, wala na din akong silbi. Wala na akong anak. Nawala na siya. Kinuha niya ang anak ko. Ipinagkait sa akin ang anak ko. Tao, visit kayong lahat. Akala nyo kung sino kayo. Kaya ang mabuti sa inyo, gagawin ko ang gusto kong gawin sa inyo. Mapanghusga kayo. Walang anumang gamot ang makakagamot sa sakit sa dibdib. Ang ginawa nyo sa akin at ang aking anak na si Inmo, kinamumuhian ko kayong lahat. Lahat ng umapi sa akin, makakatikim kayo ng paghihiganti ko. Lahat kayo! Kayong lahat! Talaga eh. Bakit ba si Bon hindi pa natin nakikita? Nasaan na kaya yun? Nakakainis naman yung talaga kung saan-saan pumupunta. Gala ng gala. Yung tapatsoy na yun. Pag gumaling si Banji,
Tsaka tayo makakauwi niyan. Eh, kasi naman, masyadong misteryosong lugar na ito. Nakakainis. Nakakainis na din. Marami nang nangyayaring kababalaghan. Sana matapos na ito. Mahanap na natin ang mababarang na yun. Alam mo, si Bondi, nakakatakot na siya. Hindi na nakakatuwa. Nakapangingilabot. Eh, minsan kasi, may nagpakita na naman ng multo. Nung aalis na ako, eh, alam niyo naman na hinarang ako ni Ibiang. Sino bang hindi nakakatakot o hindi natatakot dito sa lugar na ito? Basta, pag gumaling na si Bangge, doon na lang tayo aalis. Sabay-sabay tayong aalis sa bahay na ito at walang iwanan. Laro ako. Wala naman Tinay eh. Ayun si Tomas. Kakausapin ko siya. Lalapitan ko. May nakita ako na matanda. Nakakatakot ang itsura. Ano ba yan, Tomas? Sino man tang sinasabi mo? Bakit ka lang tatakot? Kunin mo ito. Kunin mo. Ha? Itong sapat? Ano naman ito? Tingnan ko nga. Libra! Notebook pala. Hayaan mo ha. Itatago ko ito! Huwag ka mag-ala! Yung buntot tangin nandito sa akin! Laging dala-dala ko yun! Kailangan na dalhin mo yan! Dalhin mo yan na laruan mo! Hampas mo yan ha! Hampas! 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 Para doon sa matanda na yun! Doon sa mukhang pangit na matanda yung pangit siya! Huwag mo nang pasinan yan! Ikaw na maglaro na tayo! Ikaw na Tomas! Wala akong kalaro! Ikaw na lang kalaro ko! Babahala na ako sa kalagayan ng bisita natin, Lagling. Baka magaya siya kay Ibiang. Yun na nga. Nakakatakot naman ng pagganon. Sobra na ang babarang na yun. Di na ba siya nakontento? Nakinuha na niya si Ibiang? Pinatay? Yun na nga, hindi ba? Hindi ba sabi ni Lydia, kakaiba ang kapangyarihan ng mambabarang na yun? Kaya dapat na siyang mawala. Pero, nababahala ko. Iba ng itsura ng kaibigan ni Ellie. Parang ganun na ganun ang nangyari kay Ibiang. Matindi ang galit ng mambabarang na yan. Talagang galit na galit siya sa mga tao. Ay, naku. Sino kaya may kayang patayin ang mambabarang na yan? Kailangan na natin na magkaisa para huli ng mambabarang. Hanggat may nagagalit sa kanya sa mambabarang na yon, gagawa siya ng paraan para makapatay pa siya. Ganyan ang mga itim na bulhe. Wala silang puso. Hanggat may pagkakataon, pumapatay sila. Kaya kailangan nang mawala ang Ursula na yon. Paginoon ng kadiliman, bigyan mo ako ng lakas para sundin lahat ng ipinag-uutos mo. Sa'yo na ang buong kaluluwa ko. Sa'yo na ang lahat sa akin. Sa'yong sa'yo na ako ngayon.
walang sino man akong sasambahin, kundi ikaw lang, Panginoon ng kadiliman. Ikaw, Lydia, ang isusunod ko. Ikaw, iniwanan mo ako. Tinuring kitang anak, pero anong ginawa mo? Iniwanan mo ako. Pati si Elmo, iniwanan din niya ako. Si Elmo na mahal ko. Bakit mo ako iniwan? Iniwan mo ako nang dahil sa babaeng yon. Kaya maghihiganti ako! Maghihiganti ako! Ere! Mene! Pere! Amos! Sunda! Hasma! Ere! Sunda! Tumawag tayo ng doktor. Kawawa na siya. Anong nangyayari? Nagsusuka na siya ng itim na parang putik. At ang katawan niya, bakit ganyan? Parang hindi na siya, hindi na siya si Banji. Tor, ang kailangan niya. Hindi siya gagaling at mas lalong lalala ang kanyang sakit. Di pagkaraniwan ang nangyari sa kaibigan niyo. Isang nila lang ang may gawa niyan. Tawagin niyo na ang manggagamot na si Roman. Si Romada, oo. Dalian ninyo. Dalhin nyo na si Romada dito. At gagamutin niya ang babaeng yan bago mahuli ang lahat. Ang laban dito. Pinigay ni Boy sa akin itong nakabalot sa supot. Ano kaya ito? Boy! Boy, halika nga dito! Halika dito! Ano po yan, Inay? Bakit po? Halika nga dito. Halika. At ano ito? Bakit nasa atin ito, ha? Ha? Eh, bigay po sa akin yan ni Mang Tomas eh. Napulot daw niya dun sa timbahay. Meron akong regalo, nasa supot. Nasa supot, nakita ko na napulot ko kay Jesus. Uy, Mang Tomas, ano yan? Ito, bigay ko sa'yo ito. Oh, galika, tago mo ito, tago mo, bahay niyo. Sabi mo eh, tago mo. Sino bang may-ari niyan, Mang Tomas? Ipulo ko yan sa simbahan na bahay ni Jesus. Napulo ko yan, tago mo ah. Oo. Naalala ko na may isang babae na nagdarasal. At may hawak siyang nasa supot. At siguro, yan yung pag-aari ng babae. At nakuha ni Tomas. Nay! Nay! May multo! Nay! 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 Nakita ko may multo! Ay naku, halika nga dito, anak. Halika dito! Ano kaya ang nakita ng mag-ina? Magiliw naming tagapakinig, abangan ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Barang dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Mayra Abrihal Narnula, Susan Malignum,
Amy Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Oscar Ora. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.